walang bida kung walang kontrabida. Kaya hanggang ngayon, walang makaagaw ng trono ko. Gusto mong subukan? E di matuto ka. Una sa lahat, tandaan ang dalawang importanteng emosyon. Ito ay ampot at inggit. Ang importante, hindi ka pa nagsasalita, nanginginig na sila. At ito'y sa pamamagitan ng titig! Mas deadly ang titig pag ginamitan mo ng kilay. Mas mataas, mas matalas. Kahit naka-sunglasses ka pa, alam nilang galit ka. Pero lalo ka magiging effective na kontrabida kung ikaw ay magkakaroon ng sarili mong tawa! Ang kontrabida ay hindi tumatawa dahil lamang siya ay masaya. Tatawa lang siya kung may pinaiyak siyang bata. Oh, saan kayo galing? Naglamyerda na naman kayo, ano, ha? Nasyo po, Bombida? Hi po! Malandi ka! Naagaw mong boyfriend ang bida? Papa! Tatawa ka rin pag nag-comeback ang bida! Hoy! Dahil nabuang ka na! Ang deadly weapon ng kontrabida ay ang sabunot! Ang pananakit ng bida ay isang art. Epektibo ang sabunot kapag may kurot at batok. Para hindi boring, ang sabunot ay may was-iwas. Ayan, okay. Para lalong markado, gamitan mo ng props. Ngayon naman, talakayin natin ang sensya ng sampal. Dapat precise ka sa pangsampal sa bida. Dapat tamang anggulo at may emosyon. Dapat wabak! Dapat ma-feel ng audience ang sampal. Ganito yun. Eh, umiilag ka eh. Walang yaka, iilag ka ng iilag. Okay ba, ha? Tatlo. Kailangan makarma kontra bida. Dapat magdusa para happy ang audience. Like this, oh. Dapat memorable lang yung exit. Ganito, oh. Yan. Ang ganda, no? Finally, bilang world-class kontrabida, dapat magawa mo yung hindi nagagawa ng bida. Ito ay ang matigo. Pwede kang maparil. Pwede kang mahulog sa bangin. Pwede kang sumabog. Tandaan ninyo, bidas, they come and go. Pero kami mga kontrabida, we never fade away.